guys! Welcome to my channel. Ngayon ay tuturuan ko kayong gumawa ng matchbus laham. Ang mga rekado kailangan natin ay sinulat ko na po. Basahin nyo na lang. Gagawin ay painitin ang kaldero, lagyan ng ghee oil at igisa ang bawang, kamatis, sibuyas at mga iba pang mga rekado. Haluin lang hanggang sa maluto at magsama-sama ang flavor. Ilagay na ang karne. Ayan. Prito-prituhin lang. Balibalik na rin. Hanggang sa medyo mag-brown. Kaya po natin ginagawa ito ay para ma-absorb ng karne ang flavor ng mga rekado. Lagyan din natin siya ng taba ng tupa. Ang tawag po dyan sa Arabic ay shaham. Pwede na siyang lagyan ng tubig. Tama lamang na lumubog ang karne. Takpan at pakuluan ng 2 oras hanggang lumambot. Kung hinihintay nating lumambot ang karne, gagawa muna tayo ng dakus at hasyo. Ang dakus ay tomato sauce na ipinapartners sa matchbus. Ito ang mga rekadong ating gagamitin. Pakuluan ng chickpea kasabay ng pasta. Konting mantika at igisa ang bawang. Pa, 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 pa.
Isunod ang tomato. Isunod ang mga spices. Kayo na lang po ang mag-adjust ng asin ayon sa inyong panlasa. At haluin mabuti. Isangkot siyang mabuti bago ilagay ang tubig. Malalaman yung luto na ito kapag ito ay malapot. Handa na ang ating chickpea para sa hasyo. Ang unang hakbang sa paggawa ng hasyo, ilagay ang sibuyas sa kawaling walang mantika at hayaan itong magkaramelize. Bye.
hindi ito masunog. Kapag ka nag-golden brown na ang sibuyas, pwede nyo nang ilagay ang chickpea at ang pasas. Haluin mabuti. Sa ang hasyo, lagyan ng siyahang na galing sa pinukuluang kalne. At lagyan nyo rin ng ghee oil. Ang ghee oil ang ginagamit ko sa panggisa sa paggawa ng hasyo. Ilagay ang mga spices at muling isang kutsya. Sa pinakuluang karne, kukunin natin yung excess oil. Ito po ay gagamitin natin pamahid mamaya sa karne bago po natin siya ilagay sa oven. Saffron water bago ipahid sa karne para makadagdag sa lasa. Titirang saffron water ay haluan natin ng rose water. Ito po ay dagdag flavor mamaya para sa kanin. Pinaghalong oil at saffron water. Siguraduhin mo lalagyan magkabilaan bago ilagay sa oven. Ng 30 minutes hanggang maging golden brown. Ito na po ang resulta ng ating karne. Gagamitin naman natin ngayon ang pinagpakuluan ng karne para sa ating kanin. Siguraduhin alisin muna ang mga bawang at sibuyas at ang iba pang mga hard spices. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang basmati rice. Ang basmati rice ay hinuhugasan at binababad ng 20 minutes bago isain.
tubig. Pa-pa-da-pa-pa. Pa-pa. Pa-pa-da-pa-pa. Ito na po ang ating kanin. Haluin hanggang ilalim upang hindi masunog. Ngunit ingatan para hindi magkadurog-durog. Ngayon, pwede na nating ilagay ang hashu at ang saffron water. Ang pinaghalong saffron water at rose water ay nagbibigay aroma para maging mabango ang kanin. Luto na po ang ating mashbus laham. Ihain po habang mainit pa kasabay ng dakus. Enjoy at maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli!